Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung isa sa pinagkakaabalahan ko tuwing wala po akong work. So, syempre, magpapahuli ba naman po tayo? Diba? Lahat po tayo ngayon, syempre, pandemic. Nahihilig na po natin ang magtanim. Pero ako po actually, itong hilig ko na to, before pa nagka-pandemic, mabuti na lang po talaga is nakapag-start na ako magtanim kasi before nag-pandemic, meron na po akong nare-replant. So, dahil tayo po ay pinagkaluban ng Bintang! So, yun po. Ipapakita ko po sa inyo yung mga tanim ko. Yung first na tanim ko before. At kung gano'n na sila kadami ngayon. So, tara po. Diba po, ito po yung isa sa tanim na nahingi ko. Tapos, before pa nagka-pandemic, ito na po siya. Kaya tingnan nyo. Meron na siyang tawag sa amin ito sa Bisaya is may saha na siya. Diba? Ganda-ganda. Kawawa lang yung pot ko kasi ang liit. Wala pa akong pambili. Kaya yan. Tsaka ito. Ito, itong tanim na to, hiningi ko po ito sa pinagkalaruan ko dati. Tapos, ito po. Ito. Dati pa ng tanim to, galing po ito sa tuti, dun sa tita ko. Diba? Medyo tumangit siya oh. Pero tinan niyo po, madami na siya sa ha. Mariplant ko na siya sa sunod. At ito. Ito po. Diba, itong mga ganitong tanim, mahal na po yan. Siguro nasa, mag-range ito ng, sa iba, nasa 150 po. At ito, ito po. Dati ko nang tanim, before pa nag-lockdown, before pa nagka-pandemic, tanim ko na siya. Yun, medyo malaki na po. Ito, itong dalawa. Maripat po na po siya. Ayan. Diba, ang ganda po. Oo. Kasi hindi po may itlog. Kasi sabi nila, parang yung itlog is fertilizer siya. Kaya, nilalagyan ko. Kasi diba parang protein. Yung shell ng itlog, nakakatulong siya para tumaba yung tanim. Kaya yan po, pag nag-uulam ako ng itlog, nilalagay ko sa tanim yung mga shell. Lalo na yung pansin ko pag yung tanim ko is, parang hindi siya healthy tingnan. Kaya yan, ganda pa siya diba? Ito po. Ito, yan. Mga first ko na tanim. Pero hindi naman lahat na hindi ko lahat ha, hiningi ko. May iba rin naman to na binili ko, binasasan ko talaga. So guys, tapos ko na po ipakita sa inyo yung mga tanim ko na before pa na hiningi ko lang. Na ngayon, buhay na po sila at meron na silang mga saha. Ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung mga tanim ko na ginastasan ko talaga. Siguro, pinaka-expensive na yung nasa 300. Ah, hindi. Meron pa akong isang tanim na parating pala. In-order ko siya online. Napakamahal, pero sige lang. Worth it naman siguro siya. Ipapakita ko na lang po sa inyo pag dumating na. Okay, ngayon, ipapakita ko po yung mga tanim na ginastosan ko talaga. So, ito po. Yung tanim na binili ko, first yata na nag-ginasis ko, ito po. Yung butterfly plants, yun po, diba? Actually, dalawa to siya. Kaso, namatay na po yung isa. Ito. Tingnan mo yung katabi niya. Tadaan! Wala nang laman. Butterfly plants din yung nakalagay dito, pero wala na, namatay na siya. Pero, akala ko talaga is mamatay din ito kasi nag-replant ako eh. Nag-replant ako, tapos medyo nakalbo siya, pero mabuti. So, happy, tinan niyo po.
Ang ganda niya pa rin. Alam niyo ba magkano? 50 pesos. 50 pesos lang po siya before. Ngayon, nasa, nag-range na siya na siguro 250. 250 sa mga garden shop. Yung second plant ko na nabili ko is ito po. Alopecia. Ito po. Tignan mo, nakakatakot. Kasi dalawa na lang yung dahon niya. At alam niyo po ba magkano bili ko nito? Wala niyo. Sa halagang 100 pesos. So, ngayon, ewan, parang makakabili ka nito, pero nag-range na siya ng 150 or 250. Diba? White. Yan na po, diba? Kabili. Ito po. Sa halagang 75 pesos. Ito, diba? Ang ganda. Ang tawag dito. Kalimutan ko. Pero diba, oh, dati maliit pa po ito. Ngayon, medyo malaki na siya at nakapag-replant na rin po ako nito. Diba? Ang ganda. At yung next po na plant na nabili is ito po. Cute po, no? At nabili ko po ito sa halagang 100 pesos. Maliit pa po ito dati. Ngayon, nilipat ko na siya. Then, ginawa ko siyang indoor plants. Tadaan! O, parang hiningi ko lang ito. Cute, diba? At nag-water propagation po ako. Medyo nabuhay na po siya, o. Ano to siya? Yung neon plant. Neon photos. So, yun po. Yung next naman po na plant, mahilig ako sa ano eh. Gusto kong mag-collect po ng monstera. So, naghanap ako. Ito po, monstera. Actually, yung monstera is mahal siya. Mahal talaga. Siguro nasa 250 mag-range. Ah, depende sa monstera. Pero ito po, tingnan nyo. Parang mahal ito siya eh. Pero nabili ko lang siya sa halagang yan. 50 pesos. 50 pesos siya kasi wala siyang patha. Ano lang po talaga, pinuto lang siya. So, sanga lang siya. Akala ko nga mamamatay, pero yan na po. Nabuhay. Actually, nung tinanim ko siya, wala na siyang dahon. Parang losing hope na ako na nila. Hindi na siya mabubuhay. Pero, yan po. Nabuhay na siya. Tsaka maganda na. At ito po. 50 pesos. Actually, mahaba ito. Tapos, na-replant ko na po siya. Kinap ko lang. Then, yan. Nakapag-replant na ako. Tingnan mo ko. Yung na-replant ko. Ayan. May egg para siguradong buhay na buhay. At dito na po tayo sa pinakamahal na nabili kong plant. Sa halagang 250.